Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mr. James L. Alberto. Kung kayo ba ay namumblema kung paano nyo gagawin. Kasi ho, yung kung paano nyo gagawin ang 1% na pag-amend last year ng percentage tax. Kung matatandaan nyo ho, ang ating gobyerno ay naglabas ng Republic Act 11534. Ano ho ba itong 11534 na ito? Ito ay create law. Okay? Ito ay create law na nagpapababa ng percentage tax simula 3% hanggang 1%. Kung kayo ay namang problema kung paano nyo po ito i-amend, ang BIR ay nag-issue ng Revenue Memorandum Circular 65-2021. Ito ay nagsasabi ng from 3% to 1% starting July 1, 2020 to June 30, 2023. Okay? So, ganito lang ho ang pag-amend yan. Halimbawa, ito, example ho nila. Meron kayong total income tax receipts. Nakita nyo sa particular. Tingnan ko mabuti. Ano? Ito, oh. Ayan. So, meron kang 1 million per third quarter. Ito, last year ito, ano? Halimbawa, may 1 million ka. So, ang pinail mo sa kanya is 3%. So, multiply it by 3% equals 30,000 pesos. And then, dun tayo sa support quarter naman. Kung halimbawa, sa support quarter, meron ka namang 1.5 million na sales. So, ang kaupo lang 3% po niyan is 45,000 pesos. So, ngayon, paano natin to gagawin? Paano natin i-amend? Required ho tayo mag-amend dito. Kasi ho, dahil ho sa batas na yan, from 3% naging 1%. Paano ho natin to i-amend? Ganito ho ang sabi ng BIR. Okay? So, sabi niya, so, sa amended ng third quarter, ayun, sa third quarter na pag-amend, yung 30,000 pesos, ilalagay mo doon sa, yan o, ilalagay mo doon sa number, sorry, nawala yung ilaw ko, number 16. Okay, so tax paid return previously filed and amended. So, nandun na ho yung, sorry, nandun na ho yung 30,000 pesos. Ayan. So, pagdating mo ng fourth quarter, yung binayaran mong 45,000 pesos, ilalagay mo rin siya sa number 16. Ayan, number 16. Tax paid in return previously filed in this amended return. Kasi nag-amend ka na eh. So, 45,000 pesos less other tax paid carry over excess of percentage tax paid from previous quarter, 20,000 na lang. Bakit o 20,000 na lang? 30,000 ho yun, di ba? Naging 20,000 na lang. Dahil ho, yung 10,000 is representing 1% of the 1 million. So equals 10,000 ho yun. So, binawas na natin doon. Okay? So, ano mangyayari ngayon? So, pagdating ng first quarter ng this year or 2021, ganito naman ang gagawin. Halimbawa, meron kang 1.5 million na sales. Okay? So, yan ang mangyayari ngayon. Magiging other tax paid. So, carry over na rin siya. 50,000 pesos. Okay? So, ganun lang ako simple yan. Ngayon ho, tatandaan ho ito mabuti, ano? Okay, tatandaan ho mabuti ito. Same as illustration of BIR, except that the amount to be used instead of item 17, tax credit payment, item 20A. Yan, no? Sa BIR form ho ito, ano? 20A, creditable percentage tax return per BIR 2307. So, tatandaan ho natin mabuti. Okay? So, ilalagay lang ho nyo, bagmark ho kayo ng option to be issued tax credit certificate sa mga EFPS tsaka EBIR forms, which is presumed that the taxpayer will carry over the overpaid tax to the succeeding taxable quarter. Yan. So, yung mga nag-issue naman ng manual filer, to be refunded or to be issued TCC or tax credit certificate, which shall be marked on the said tax return but rather write the price to be carried over on the return. Yan. Ingat po kayo dyan, ano? Kasi minsan ho, pag naglagay kayo ng refund, to be refunded, ibibigay ho sa inyo yung sobrang bayad. Or kung issue ng TCC, bibigyan ho kayo ng TCC or tax credit certificate. Pero ang ilalagay nyo ho dun sa form na yon, to be carried over. I-carry over nyo na lang sa susunod na quarter o sa susunod na taon.
So ngayon, ingat kayo dito kasi, pag sinabing to be refunded or to be issued TCC, ang mangyayari ho niyan, ang BIR ay obligadong mag-issue sa inyo ng letter of authority. Okay, tandaan na, letter of authority for the claim, mandatory ho yan, for the claim of refund and TCC. So, ingat ho dyan para hindi ho kayo maimbestigahan sa pagkakamali ng pagpindot at pagmark. Okay, so maraming salamat. Ito po si Mr. JL Alberto. Kami ho ay isang accounting firm, which is GA Tax and Accounting Firm, for short, JATAF. Kami ay nag-o-offer ng, nag-handle, nag-assist po kami in handling BIR tax audit. So kami ho ang nag-assist kung may problema ho kayo sa letter of authority or may tax investigation, willing ho kami na i-assist kayo para hindi ho kayo mamoblema. Okay? So number two, kami ho ay mayroon ding tax consultancy. Okay? So yan. And number three, meron ho kaming tax compliance. Ibig sabihin, kami na ho ang magpa-file ng inyong mga quarterly returns, yung mga monthly, and saka mga FS and ITR. So, huwag na ho kayo mag-alala, lahat ho ay nasa amin, yung problema niyo sa BIR, kami na ho ang bahala. So, relax lang ho kayo, and God bless, thank you, and more power. Bye! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mr. James L. Alberto. Kung kayo ba ay namumblema kung paano nyo gagawin, kasi ho, yung kung paano nyo gagawin ang 1% na pag-amend last year ng percentage tax. Kung matatandaan nyo ho, ang ating gobyerno ay naglabas ng Republic Act 11534. Ano ho ba itong 11534 na ito? Ito ay create law. Okay? Ito ay create law na nagpapababa ng percentage tax simula 3% hanggang 1%. Kung kayo ay namang problema kung paano nyo po ito i-amend, ang BIR ay nag-issue ng Revenue Memorandum Circular 65-2021. Ito ay nagsasabi ng from 3% to 1% starting July 1, 2020 to June 30, 2023. Okay? So, ganito lang ho ang pag-amend niyan. Halimbawa, ito, example ho nila. Meron kayong total income tax receipts. Nakita nyo sa particular. Tingnan ko mabuti. Ano? Ito, oh. Ayan. So, meron kang 1 million per third quarter. Ito, last year ito, ano? Halimbawa, may 1 million ka. So, ang pinail mo sa kanya is 3%. So, multiply it by 3% equals 30,000 pesos. And then, doon tayo sa support quarter naman. Kung halimbawa, sa support quarter, meron ka namang 1.5 million na sales. So, ang kaukulang 3% po niyan is 45,000 pesos. So, ngayon, paano natin to gagawin? Paano natin i-amend? Required ho tayo mag-amend dito. Kasi ho, dahil ho sa batas na yan, from 3% naging 1%. Paano ho natin to i-amend? Ganito ho ang sabi ng BIR. Okay? So, sabi niya, so, sa amended ng third quarter, yun, sa third quarter na pag-amend, yung 30,000 pesos ilalagay mo doon sa number 16. Okay, so tax paid return previously filed and amended. So nandoon na ho yung 30,000 pesos. Ayan. So pagdating mo ng fourth quarter, yung binayaran mong 45,000 pesos, ilalagay mo rin siya sa number 16. Ayan, number 16. Tax paid in return previously filed in this amended return. Kasi nag-amend ka na eh. So, 45,000 pesos less other tax paid carry over excess of percentage tax paid from previous quarter, 20,000 na lang. Bakit o 20,000 na lang? 30,000 ho yun, di ba? Naging 20,000 na lang. Dahil ho, yung 10,000 is representing 1% of the 1 million. So equals 10,000 ho yun. So, binawas na natin doon. Okay? So, ano mangyayari ngayon? So, pagdating ng first quarter ng this year or 2021, ganito nung ang gagawin. Halimbawa, meron kang 1.5 million na sales. Okay? So,
So, yan na hong mangyayari ngayon. Magiging other tax paid. So, carry over na rin siya. 50,000 pesos. Okay? So, ganun lang ko simple yan. Ngayon ho, tatandaan ho ito mabuti, ano? Okay, tatandaan ho mabuti ito. Same as illustration of BIR, except that the amount to be used instead of item 17, tax credit payment, item 20A. Yan, no? Sa BIR form ho ito, ano? 20A, creditable percentage tax return per BIR 2307. So, tatandaan ho natin mabuti. Okay? So, ilalagay lang ho nyo, mag-mark ho kayo ng option to be issued tax credit certificate sa mga EFPS tsaka EBIR forms, which is presumed that the taxpayer will carry over the overpaid tax to the succeeding taxable quarter. Yan. So, yung mga nag-issue naman ng manual filer to be refunded or to be issued TCC or tax credit certificate, which shall be marked on the said tax return but rather write the price to be carried over on the return. Yan. Ingat po kayo dyan, ano? Kasi minsan ho, pag naglagay kayo ng refund, to be refunded, ibabalik, ibibigay ho sa inyo yung sobrang bayad. Or kung issue ng TCC, bibigyan ho kayo ng TCC or tax credit certificate. Pero ang ilalagay nyo ho dun sa form na yon, to be carried over. I-carry over nyo na lang sa susunod na quarter o sa susunod na taon. So ngayon, ingat kayo dito kasi, pag sinabing to be refunded or to be issued TCC, ang mangyayari ho niya ng BIR ay obligadong mag-issue sa inyo ng letter of authority. Okay, tandaan na, letter of authority for the claim, mandatory ho yan, for the claim of refund and TCC. So, ingat ho dyan para hindi ho kayo maimbestigahan sa pagkakamali ng pindot at pagmark. Okay, so maraming salamat. Ito po si Mr. J.L. Alberto. Kami ho ay isang accounting firm, which is GA Tax and Accounting Firm, for short, JATAF. Kami ay nag-o-offer ng nag-handle, nag-assist po kami in handling BIR tax audit. So kami ho ang nag-assist kung may problema ho kayo sa letter of authority or may tax investigation, willing ho kami na i-assist kayo para hindi ho kayo mamoblema. Okay? So number 2, kami ho ay meron ding tax consultancy. Okay? So yan. And number 3, meron ho kaming tax compliance. Ibig sabihin, kami na ho ang magpa-file ng inyong mga quarterly returns, yung mga monthly, at saka mga FS and ITR. So, huwag na ho kayong mag-alala. Lahat ho ay nasa amin. Yung problema nyo sa BIR, kami na ho ang bahala. So, relax lang ho kayo and God bless. Thank you and more power. Bye! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mr. James L. Alberto. Kung kayo ba ay namumblema kung paano nyo gagawin. Kasi ho, yung kung paano nyo gagawin ang 1% na pag-amend last year ng percentage tax. Kung matatandaan nyo ho, ang ating gobyerno ay naglabas ng Republic Act 11534. Ano ho ba itong 11534 na ito? Ito ay create law. Okay? Ito ay create law na nagpapababa ng percentage tax simula 3% hanggang 1%. Kung kayo ay namang problema kung paano nyo po ito i-amend, ang BIR ay nag-issue ng Revenue Memorandum Circular 65-2021. Ito ay nagsasabi ng from 3% to 1% starting July 1, 2020 to June 30, 2023. Okay? So, ganito lang ho ang pag-amend niyan. Halimbawa, ito, example ho nila. Meron kayong total income tax receipts. Nakita nyo sa particular? Tingnan ko mabuti. Ano? Ito, oh. Ayan. So, meron kang 1 million per third quarter. Ito, last year ito, ano? Halimbawa, may 1 million ka. So, ang pinail mo sa kanya is 3%. So, multiply it by 3% equals 30,000 pesos. And then, doon tayo sa support quarter naman. Kung halimbawa, support quarter, meron ka namang 1.5 million na sales. So, ang kaukulang 3% po niyan is 45,000 pesos. So, ngayon, paano natin to gagawin? Paano natin i-amend? Required po tayo mag-amend dito. Kasi ho,
dahil sa batas na yan, from 3% naging 1%. Paano po natin ito i-amend? Ganito ang sabi ng BIR. Okay? So, sabi niya, so, sa amended ng third quarter, ayun, sa third quarter na pag-amend, yung 30,000 pesos, ilalagay mo doon sa, yun o, ilalagay mo doon sa number, sorry, nawala yung ilaw ko, number 16. Okay, so, tax paid return previously filed and amended. So, nandun na ho yung, sorry, nandun na ho yung 30,000 pesos. Ayan. So, pagdating mo ng fourth quarter naman, pagdating mo ng fourth quarter, yung binayaran mong 45,000 pesos, ilalagay mo rin siya sa number 16. Ayan, number 16. Tax paid in return previously filed in this amended return. Kasi nag-amend ka na eh. So, 45,000 pesos less other tax paid carry over excess of percentage tax paid from previous quarter, 20,000 na lang. Bakit 20,000 na lang? 30,000 ho yun, di ba? Naging 20,000 na lang. Dahil ho, yung 10,000 is representing 1% of the 1 million. So equals 10,000 ho yun. So, binawas na natin doon. Okay? So, anong mangyayari ngayon? So, pagdating ng first quarter ng this year or 2021, ganito lang ang gagawin. Halimbawa, meron kang 1.5 million na sales. Okay? So, yan ang mangyayari ngayon. Magiging other tax paid. So, carry over na rin siya. 50,000 pesos. Okay? So, ganun lang ako simple yan. Ngayon ho, tatandaan ho ito mabuti, ano? Okay, tatandaan ho mabuti ito. Same as illustration of BIR, except that the amount to be used instead of item 17, tax credit payment, item 20A. Yan, no? Sa BIR form ho ito, ano? 20A, creditable percentage tax return per BIR 2307. So, tatandaan ho natin mabuti. Okay? So, ilalagay lang ho nyo, bagmark ho kayo ng option to be issued tax credit certificate sa mga EFPS tsaka EBIR forms, which is presumed that the taxpayer will carry over the overpaid tax to the succeeding taxable quarter. Yan. So, yung mga nag-issue naman ng manual filer, to be refunded or to be issued TCC or tax credit certificate, which shall be marked on the said tax return but rather write the price to be carried over on the return. Yan. Ingat po kayo dyan, ano? Kasi minsan ho, pag naglagay kayo ng refund, to be refunded, ibabalik, ibibigay ho sa inyo yung sobrang bayad. Or kung issue ng TCC, bibigyan ho kayo ng TCC or tax credit certificate. Pero ang ilalagay nyo ho dun sa form na yon, to be carried over. I-carry over nyo na lang sa susunod na quarter o susunod na taon. So ngayon, ingat kayo dito kasi, pag sinabing to be refunded or to be issued TCC, ang mangyayari ho niya ng BIR ay obligadong mag-issue sa inyo ng letter of authority. Okay? Tandaan na, letter of authority for the claim. Mandatory ho yan. For the claim of refund and TCC. So, ingat ho dyan para hindi ho kayo maimbestigahan sa pagkakamali ng pagpindot at pagmark. Okay? So, maraming salamat. Ito po si Mr. JL Alberto. Kami ho ay isang accounting firm, which is GA Tax and Accounting Firm, for short, JATAF. Kami ay nag-o-offer ng nag-handle, nag-assist po kami in handling BIR tax audit. So kami ho ang nag-assist kung may problema ho kayo sa letter of authority or may tax investigation, willing ho kami na i-assist kayo para hindi ho kayo mamoblema. Okay? So number 2, kami ho ay mayroon ding tax consultancy. Okay? So yan. And number 3, meron ho kaming tax compliance. Ibig sabihin, kami na ho ang magpa-file ng inyong mga quarterly returns, yung mga monthly, and saka mga FS and ITR. So, huwag na ho kayong mag-alala. Lahat ho ay nasa amin. Yung problema nyo sa BIR, kami na ho ang bahala. So, relax lang ho kayo and God bless. Thank you and more power. Bye! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mr. James L. Alberto. Kung kayo ba ay namumblema kung paano nyo gagawin. Kasi ho, yung kung paano nyo gagawin ang 1% na pag-amend last year
ng percentage tax. Kung matatandaan nyo ho, ang ating gobyerno ay naglabas ng Republic Act 11534. Ano ho ba itong 11534 na ito? Ito ay create law. Okay? Ito ay create law na nagpapababa ng percentage tax simula 3% hanggang 1%. Kung kayo ay namang problema kung paano nyo po ito i-amend, ang BIR ay nag-issue ng Revenue Memorandum Circular 65-2021. Ito ay nagsasabi ng from 3% to 1% starting July 1, 2020 to June 30, 2023. Okay? So, ganito lang ho ang pag-amend yan. Halimbawa, ito, example ho nila. Meron kayong total income tax receipts. Nakita nyo sa particular. Tingnan ko mabuti. Ano? Ito, oh. Ayan. So, meron kang 1 million per third quarter. Ito, last year ito, ano? Halimbawa, may 1 million ka. So, ang pinail mo sa kanya is 3%. So, multiply it by 3%, it costs 30,000 pesos. And then, dun tayo sa fourth quarter naman. Kung halimbawa, sa fourth quarter, meron ka namang 1.5 million na sales. So, ang kaupo lang 3% po niyan is 45,000 pesos. So, ngayon, paano natin to gagawin? Paano natin i-amend? Required po tayo mag-amend dito. Kasi ho, dahil ho sa batas na yan, from 3% naging 1%. Paano po natin to i-amend? Ganito ang sabi ng BIR. Okay? So, sabi niya, so, sa amended ng third quarter, ayun, sa third quarter na pag-amend, yung 30,000 pesos ilalagay mo doon sa ano, ilalagay mo doon sa nawala yung ilaw ko, number 16. Okay, so tax paid return previously filed and amended. So nandoon na ho yung nandoon na ho yung 30,000 pesos. Ayan. So pagdating mo ng fourth quarter naman, yung binayaran mong 45,000 pesos, ilalagay mo rin siya sa number 16. Ayan, number 16. Tax paid in return previously filed in this amended return. Kasi nag-amend ka na eh. So, 45,000 pesos less other tax paid carry over excess of percentage tax paid from previous quarter, 20,000 na lang. Bakit o 20,000 na lang? 30,000 ho yun, di ba? Naging 20,000 na lang. Dahil ho, yung 10,000 is representing 1% of the 1 million. So equals 10,000 ho yun. So, binawas na natin doon. Okay? So, ano mangyayari ngayon? So, pagdating ng first quarter ng this year or 2021, ganito naman ang gagawin. Halimbawa, meron kang 1.5 million na sales. Okay? So, yan ang mangyayari ngayon. Magiging other tax paid. So, carry over na rin siya. 50,000 pesos. Okay? So, ganun lang ako simple yan. Ngayon ho, tatandaan ho ito mabuti, ano? Okay, tatandaan ho mabuti ito. Same as illustration of BIR, except that the amount to be used instead of item 17, tax credit payment, item 20A. Yan, no? Sa BIR form ho ito, ano? 20A, creditable percentage tax return per BIR 2307. So, tatandaan ho natin mabuti. Okay? So, ilalagay lang ho nyo, bagmark ho kayo ng option to be issued tax credit certificate sa mga EFPS at EBIR forms, which is presumed that the taxpayer will carry over the overpaid tax to the succeeding taxable quarter. Yan. So, yung mga nag-issue naman ng manual filer, to be refunded or to be issued TCC or tax credit certificate, which shall be marked on the said tax return but rather write the price to be carried over on the return. Yan. Ingat po kayo dyan, ano? Kasi minsan ho, pag naglagay kayo ng refund, to be refunded, ibabalik, ibibigay ho sa inyo yung sobrang bayad. Or kung issue ng TCC, bibigyan ho kayo ng TCC or tax credit certificate. Pero ang ilalagay nyo ho dun sa form na yon, to be carried over. I-carry over nyo na lang sa susunod na quarter o sa susunod na taon. So ngayon, ingat kayo dito kasi pag sinabing to be refunded or to be issued TCC, ang mangyayari ho niya ng BIR ay obligadong mag-issue sa inyo ng letter of authority. Okay, tandaan na, letter of authority for the claim. Mandatory ho yan. For the claim of refund and TCC.
So ingat ho dyan para hindi ho kayo maimbestigahan sa pagkakamali ng pagpindot at pagmark. Okay, so maraming salamat. Ito po si Mr. JL Alberto. Kami ho ay isang accounting firm, which is GA Tax and Accounting Firm, for short, JATAF. Kami ay nag-o-offer ng nag-handle, nag-assist po kami in handling BIR tax audit. So kami ho ang nag-assist kung may problema ho kayo sa letter of authority or may tax investigation, willing ho kami na i-assist kayo para hindi ho kayo mamoblema. Okay? So number two, kami ho ay mayroon ding tax consultancy. Okay? So yan. And number three, meron ho kaming tax compliance. Ibig sabihin, kami na ho ang magpa-file ng inyong mga quarterly returns, yung mga monthly, and saka mga FS and ITR. So, huwag na ho kayong mag-alala. Lahat ho ay nasa amin. Yung problema nyo sa BIR, kami na ho ang bahala. So, relax lang ho kayo and God bless.